Sigan kami at tulay, tapos nakita namin na dadadagan ng mga enforcer. Sumunod luat kami, nakita mo namin pag kani namin kukuha ng babae sa mga pulis ng tatay na kanalunda, yung mga Juan, Yauyap. Pagkain lang kami kung kami nakakita na si Ma'am Jerry, kaya nakakita ang enforcer at mga pulis. Naging baruto yung dinig, yung robbing. Para sa update hinggil sa pagkawala ng 5 araw ni Darlene, andito tayo ngayon sa lugar nila at sa location. Kung inyong nakikita, yung tulay na yan, malapit lang yan dyan banda sa bahay nila. Yung tinutumbok na yan, yung nakikita ninyo, andyan banda yung bahay nila. So ngayon, puntahan natin ang tulay na kung saan ay dito nga daw no, tumalon si Darlene. At doon nga nakita sa liblib, doon banda sa may nanganipaan kung nakikita ninyo. So, saan sabi, lumangoy daw siya doon papunta nang hindi na niya namalayan kung ano ang nangyari sa kanya. So, hindi naman natin makakausap ngayon si Darlene at ang kanyang pamilya dahil nga sa kanilang privacy na din at seguridad. So, ang sabi ay walang foul play na nangyari hinggil sa kaso ni Darlene. So tara't puntahan natin ang location na ito. So napakalawak. Bagong buldos lang ang lupa na to dito. Kasi nga gagawin daw tong terminal. Pwedeng bus terminal. So kung makikita nyo napakalawak lang no, yung site. At kung titignan natin yung site dito sa banda roon, tinuturo ko yun. Doon nga nakikita si Darlene. Ang lugar na inyong nakikita ngayon ay napakalawak ito, napakalapad. Binuldos po ito para gawing isang terminal. So kung nakikita ninyo, nakakordo na siya na hindi na pwedeng lapitan pa ng mga tao. Kahit walang foul play na nakikita. Yung sinasabi nilang iba't ibang anggulo ng nakikita nila. At ang sabi ng otoridad sa atin, walang foul play na nangyayari kay Darlene. Ang lugar na ito ay kaparte din ng ilog na kung saan ay laging naliligo dito ang mga kabataan na tinatawag nila na Salog Boys. So isa sila sa napagkamalang nakakita doon kay Darlene. Ngayon kakausapin natin, tatanungin natin ang mga batang salog. Yan sila, pupuntahan natin para mismo sila ang tanungin natin. Kayo bang nakakita kay Darlene isa ano niya kung saan yung kinalalagyan niya bago siya nakita? Kayo ba o hindi? O, sino ang unang nakakita? Enforcer at saka yung police. Naliligo kayo dito. O saan kayo galing? Tigang kami at tulay. Tapos nakita namin na dadadagan ng mga enforcer. Sumunod luat kami. Nakita mo namin pag kanina namin kukuha ng babae sa mga pulis ng tatay na kananulda at yung mga Juan Yauyap at ang sa nanay at yung pagkain lang kami kung kami nakakita na si Ma'am Jerry kaya nakakita yung porser pati mga pulis kaya baluto yung dinig yung drawing nila tapos nakakita nung yung porser tapos nandagdagan dahil nakapakabi. So ang mga enforcer ginbaluto nila, sumakay sila ng bangka tapos sinuyod nila itong ilog. Sila talaga ang nakakita kay Darlene. Okay. Kasi ang sabi, kayo daw ang nakakita. Kaya nga gusto namin malaman kung sino talaga ang nakakita. Okay, sabi nyo nga, sa kwento ninyo, na hindi kayo mga bata ang nakakita, kundi ang mga traffic enforcer. Tama? So ngayon guys, kung nakita ninyo dyan, no, sa medyo may kalayuan, papalapit na tayo, naka-cordon na siya. So nandyan na yung nilagay ng pulis yung cordon para hindi mapuntahan ng mga tao. So ngayon, nagpaalam tayo kay Chief at Chief of Police ng Katbalogan City. So pinayagan naman tayo na pumunta dito sa location. Ayan na, pasukin na natin guys.
Okay. So, andito na tayo. Pupuntahan natin ang lokasyon kung saan nga doon nakahiga lang si Darlene. So, andito tayo ngayon. Okay. Tinanong natin sila paulit-ulit para mas klaro na mga nanonood at nakasubaybay sa ating vlog, no, na sila ay hindi ang unang nakakita, kundi ang mga traffic enforcer po ang nakita na kung saan sinuyod nila itong ilog na to, at doon nga nakita nila si Darlene na hinang-hinana. Saan kayo nun, nung makita ng enforcer? Sa tulay. Otro. Saan? Sa tulay. Doon kayo sa tulay. Tapos nakita ninyo nagtakbuhan yung traffic enforcer sa kayong mga tao, kaya sumunod kayo. So doon kayo talaga naligo sa tulay. Nakadto kami tulay, tapos nagit na naman ng mga enforcer, dadadagan mga tao. Nakakulog kami, tapos wala naman pansin. Siya may gumuli at tumawag ng ambulance. Siya din ako ng Darlene. So dadagan at kami nila. At siya ito nakita naman na ginahalsa na iya. Nakada ko nila sulod. Sir, ngayon, tawag ko ng ambulance. Hali ko na Darlene. Tapos, tumawag sa ng ambulance. Wala pa ako mali na ambulance. Kasi kaya motor, din ganito na yung hospital. Sino ang nagdaras kay Darlene pa hospital? Enforcer. Enforcer? Oo, tas, ang gisakyan, enforcer, like, ang retar ng enforcer, what? Roger. So, lagi ba kayong naliligo dito? Oo. Pupuadlo. Araw-araw po namin ang ligo dyan. Araw-araw. Nang tanungin natin ng otoridad, ang sabi nila ay walang foul play na nangyari. At ayon naman sa mga hakahakan ng mga tao, malalim ang pinagdaanan ni Darlene. Dahil nga ang sabi ay konektado ito sa spiritual struggle o paranormal. Na may nagsasabi na yung tao daw na ansi na hindi nakikita ay pilit siyang pinatalon sa bridge o sa tulay at ipinatapon na kanyang cellphone. At doon na nga siya namamalagi sa nipaan na yon o sa bridge ng 5 araw. Para nga malaman natin ang mga sinasabi nilang kuro-kuro o hata-haka, minabuti naming puntahan ang lugar upang kausapin ang mga taong nakakaranas din ng mga sinasabi nilang elemento sa lugar. At totoo nga ba ang mga karanasan nila? Ating tunghayan at alamin ang kanilang mga salaysay. Maro kami pa sa ilo. Maro kami pa sa ilo. Maro kasi ang kabalyo. Nano madla kabalyo aro? Inalayan man lang doon. Yung istorya ng tambalan. Istorya ng pagsasala. Amin ko nung amin. Dahil ko sa ilo. Nainibalik na kung alin. Nahuwasan na. Pero na kasi. Umalik na yung plato. Tama o kayo. Kung nagpapakita sa imo? Kung manlat, mga bata manlat. Ano ato, nagkumarigira na, atulay, nangarigo, tas naglabtikin, tamsik, tinggaw. Ano yung labtik? Nagsantik ng mana? Oo. Tapos? Di ba yung santik? Doon mismo sa lokasyon kung saan nagsgrasya or na? Nagarigo sila ng salo. Tapos ano nangyari sa kapatid mo? Siguro mga... ngayon nagkaano, pagka kinabukasan, parang namaga yung bibig niya, parang, tapos pinakita namin sa isang albularyo. Tapos, ano sabi mga, na albularyo? Sabi na anuhan daw, sa, na anuhan ng hindi. Na yung kanto? Tapos? Tapos, mga 3 araw, umano na yung bibig niya, parang baboy na, humaba. Tapos, hindi na umaano yung kutsara sa bibig niya. Kasi malayo na na yung ngipin, kay gumagano na yung bibig. Istro na lang, lugaw yung ginagawa na yung pagkain niya. Oo, tapos istro para maano. Ilang araw, buwan o isang buwan na dinadala niya? Oo, tapos, pero mga madali, siguro 2 linggo. 2 linggo, oo. Lumaki ka agad, tapos pag humihigo siya ng lugaw, lumalabas sa bibig. Humihigop, lumalabas sa bibig. Tapos umiiyak kami. Hindi siya nakakahiga. Umuupo lang, nakaganyan lang ako sa upuan. Anong ginawa nung albularyo? Humingi kami ng patawad doon. Sabi magpata, humingi ng patawad. Humingi ng patawad doon mismo sa sapa? Mm-mm.
may ano tulay. May tulay. Oo, sumama nga ako doon, nagbumili ng marami binili, snow bear, sigarilyo, malyorka, itlog, marami. Tapos yung albularyo yung nag-ano na patawarin kasi sila yung nakakakita kung ano. Hindi nga, mahirap nga patawarin. Umiiyak na nga kami para patawarin yung kapatid namin. Pero pag na ano na pag-uwi namin na siguro na patawad na nakakahiga na. Pag-uwi namin nakakahiga na siya. Mm-hmm. Nung tapos gumaling na mga tatlong araw, apat, may lumabas na ano, parang buto. Yung buto ng ano buto? Tulan. Na dito buto ano sa tao, sa hayop, ano? Sa kanya. Anong buto 'yon? Yung ginawa niya sa ano, sa ibon. Ginawa rin sa kanya nung paggaling niya. Parang inano dito kasi sinantik tapos linitsyon kasi pag nahuli linitsyon. Kumusta, okay na siya ngayon? Okay na. Ano advice mo sa mga tao, mga bata na naliligo? Para sa mga bata, wag na sana silang maliligo doon kasi palagi itong mga bata taga dito sa taas yung pumunta naliligo doon araw-araw. Nung nahihirapan siya dito sa amin, sabi niya, may tatlong bata nagsabi sa kanya, pumunta daw tayo doon sa baba, takbo lang tayo. Sabi nga niya, sa taas lang ng bahay namin, kagaya dyan, dyan tayo umakyat, tapos takbo lang tayo sa baba, sabi ng tatlong bata. Sabi niya, ayaw ko. Binabantayan ko kasi maraming mga yung bindita, maraming ano, ibo na nag-ano sa amin. Nagpapaligid ng bahay namin. Oo. Paggabi. Ayon sa kahaka o kuro-kuro ng mga residente sa lugar, ang kaso daw ni Darlene ay konektado sa isang spiritual struggle o paranormal. Ano mang kwento ang ating maririnig tungkol sa ganitong sitwasyon, huwag pa rin natin kalimutan ang manalangin at magdasal sa ating may kapal dahil siya lang ang tanging tagapaglikha at tagapagligtas sa ating.